Naisipan ni Maricar na tanggapin ang alok ng kanyang kaibigan sa Rancho Buena Vista para maibsan ng puot at sama ng loob. Masikip ang kanyang dibdib sa kanyang mga magulang. Mahal niya ang mga ito. Ang kanya lang eh, hindi maalis ang nabuong tampo sa mga ito dahil sa dalawang dekadang paglilihim sa pagkatao niya. Gayong maraming beses namang pwedeng sabihin sa kanya ang lahat. Pangalawang araw na ni Maricar ngayon sa rancho. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya sa katahimikan ng lugar at kagandahan ng paligid. Ilan lang din ang nasa VIP guest na nakikita niya. She occupied the cheapest room in the cabin. While James had been watching the woman in the balcony of the cabin for an hour already. Kung gusto ng guest ng cheap affordable rate na maaaring matuluyan habang nasa rancho, the room in the cabin was what the management always suggested. Bumalik ang atensyon niya sa babaeng nakatayo sa balcony. What's up with that woman? Bulong niya sa sarili. Matapang niyang sinisipat mula sa kanyang kinauupuan mula sa pribadong cabin ng babae. Kahapon niya pa talaga nakita ito roon at hindi niya akalaing matatawag ang kanyang atensyon. Bakit ko ba masyadong pinag-aaksayahan ng oras at atensyon ng babaeng yun? He used to be given attention by women. But since he saw the woman yesterday, he thought she was sexy and beautiful. Hindi pa man niya ito nakikita ng malapitan. Ay sigurado siya sa bagay na yun. He had a keen eye for beautiful and sexy women. Tinanggal niya ang suot niyang salamin nang makita niyang sumulyap sa gawin niyang babae. Tumayo siya mula sa kinauupuan. He smiled at her with hopes that she would smile back. Pero nanlaki ang mata niya nang hindi siya nginitian ng babae. Bagkus ay tumayo ito at pumasok sa loob ng dormitoryo. The woman snubbed her. Hindi alam ni James kung matutuwa ba siya o umiinis sa ginawa nito. Ngayon lang kasi siya nakaranas na talikuran ng isang babae. Kung kilala lang siya nito, baka magkandara pa na itong katukin siya sa cabin. Binalik niya ang salamin na suot-suot. He needed to know who that woman was. Hindi siya pinangalan ng James Buena Vista ng magulang kung hindi niya makukuha ang impormasyon ng babae. Gusto niyang mainis sa sarili. Hindi kasi niya akalain na siya ang lalapit sa babae. Imbis na sila. Napangisi siya nang matama sa isip niyang gagawa siya ng paraan para makilala ang babaeng pumukaw ng atensyon niya. Kinabukasan ng tanghali, walang gana si Maricar sa harap ng hapagkainan. Isang plato ng vegetable salad ang inorder niya para sana sa kanyang appetizer. Nilalaro niya lang yun ng kutsara. Napangalahati na niyang baso ng iced tea pero hindi pa niya masimulang kainin ng salad. Sumandok siya ng isang kaperanggot na lettuce at wala sa loob ng inuya yun. Wala siyang ganang kumain pero alam niya rin na dapat may laman ang kanyang sikmura. Nang ibaling niyang tingin sa kabilang mesa, ay napakunot siya ng noo nang mapansin ng isang lalaki na nakatitig sa kanya. Namukhaan niya ito kagad. Siya yung lalaking nakita niya kahapon sa cabin na ngumiti sa kanya. Hindi niya alam kung bakit bigla nilang sumikip ang dibdib niya nang magtama ang kanilang mga mata. Then, she saw him and showed a very sexy smile. Napabuntong hininga siya pagkatapos ay kumuha muli ng isang pirasong lettuce. Hindi siya sigurado pero malakas ang pakiramdam niyang nakatitig pa rin sa kanya ang lalaki. Ayaw man sana niyang gawin, napaangat ang tingin niya sa gawin nito. Tama nga ang hinala niya. Nakatingin nga ito sa kanya. Then she saw the man smile at her again. She thought it was the sweetest smile she had ever seen from a man. Hindi niya napigilan ang sariling gantihan nito ng ngiti. Isang tipid na kasunod ang paglakas ng pintig ng kanyang puso. Pilit siyang nag-iwas ng tingin at muling itunuan ang atensyon sa kanyang plato. Huli na para magsisi si Maricar na nginitian ng lalaki dahil nakita niya itong tumayo at naglakad palapit sa pwesto. Matangkad ang lalaki kesa sa inaasahan niya. Hinala niya ay nasa anim na talampakan ang taas nito. "Hi, miss." Bati ng lalaki. His gaze never left hers. Parang may ibig sabihin sa kanyang tingin nito. She met a handsome man but not as handsome as this one. Napalunok si Maricar. Pati na rin sa tono ng boses nito ay pang telenovela. How could a very handsome man be gifted with such a good tone? His voice was warm, baritone, and low. Parang tumindig ang tenga niya sa isang musika nang magsalita ito. "Are you with someone? Can I join you?"
nakatingin pa rin sa kanyang lalaki at nakangiti. Muli ay napalunok siya. Pakiramdam niya ay nanunuyo ang lalamunan niya. Kaya sumipsip siya ng iced tea bago nagsalita. I'm already done. Utal niyang sagot. You can have this table. Napansin niya namang nag-angat ng kilay ang lalaki bago ngumiti. Really? Sinulya pa nito ang plato sa harap niya. I don't think you're done. You barely touched the salad. Gulay na nga lang hindi mo pa maubos. Hindi ba masarap? Mabilis naman siyang umiling. No, I just had my lunch served here. Sana wag ka magalit. Hindi siya nag-react. She had met accidentally a very straightforward man. And she could easily get away with those types dahil hindi siya sanay sa preskong lalaki. Pero hindi niya maintindihan ngayon. Hindi niya magawang tanggihan ito. It was strange for her but she couldn't find a word to say. Gusto niyang iwanan ng pwesto pero pakiramdam niya ay may glue na nakadikit sa kanyang kinuupuan. Half in her mind was telling her to leave but the other half was also telling her to stay. Nag-iisa lang ako, ikaw din. Iilan lang ang bisita ngayon sa ranch. Maybe it's not bad to make friends. Saad ng binata. I forgot, my name is James. Formal na pagpapakilala ng binata. He extended his hand. Alanganin man, itinaas pa rin ni Maricar ang kamay niya. Maricar. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, pakiramdam ni Maricar ay may gustong ipahiwatig yun. Hindi niya maintindihan kung saan magsisimula ang sensasyong dumaloy sa katawan niya. Agad niyang hinilang kamay, ilang segundo na kasing magkahawak sila. It was nice meeting you, Maricar. Anito. Maluwang na ngayon ang ngiti ng binata na nagpabanat ng namumulang labi nito. Ngiti lang ang sagot niya pagkatapos hinila ang kanyang kamay at pasimple niyang kinuskos ang kamay sa suot na palda. Pakiramdam niya kasi ay may kuryenteng naiwan doon. Can I join you? Tanong ng binata na kusang napatango si Maricar. Sa pag-upo pa lang ito, agad na niyang kinawayan ng waiter na nagdala ng pagkain. Nang lumapit ang waiter, ay saka ito nagsalita muli. Can we have one plate? Spoon and fork. And also don't forget the knife. I'd like to eat with my special guest. Right away, sir. All smiles and bowed na sagot ng waiter sa kanya. Nagulat siya sa sinabi ni James. No, tapos na ako. Oh, come on. You're not yet done. Kanina pa kaya kitang tinitignan. Nakakadalawang pirasong lettuce ka pa nga lang. Para namang nahulaan ng binata ang tanong sa kanyang utak. Look, nasa tapat lang ako ng mesa mo na nakaupo at matagal-tagal akong naghihintay ng in-order kong pagkain. That's why nakita kong kilos mo. Anito. I'm sorry. I didn't mean to count kung gaano nakarami yung nakain mo. Dagdag ng binata na sinundan pa ng ngiti ang biro. Ganun lang kasi talaga akong kumain. Iyon lang ang naitugon niya. It's not late. Join me for lunch. Para naman mahawaan kita ng lakas na kumain. Pabirong wika ni James. She can see that his eyes were smiling too. Mahalaga sa katawan ng protein. Hindi kasi talaga. Natigilan si Maricar na maging seryoso ang tono nito. Please, Maricar. I didn't mean any harm. Sa puntong yun ay gusto na niyang diretsuhin ang lalaki. Kung meron ba itong balak na makipaglapit sa kanya. She wanted to say na mali ang babaeng nilapitan niya. Maling-mali. Hindi si Maricar ang tipo ng babae na nakikipaglaro lang kung saan-saan. You don't accept no for an answer, do you? Seryosong sagot niya. Napakamot sa batok ang binata at ngumiti. Sorry if I'm being harsh to you. But seriously, I just wanted to accompany you kasi pakiramdam ko, kailangan mo na makakausap. Actually, busog na nga kasi ako. Just a little rice and a bit of steak will not harm your diet. I'm pretty sure of that. Hindi niya alam kung papaanong tatanggihan ang napaka-straightforward approach nito. Hindi naman kasi bastos ang dating nito kaya hindi niya magawang diretsuhing barahin. At papaano naman niya tatanggihan ang isang napakagwapong nilalang. Would you want to order some other foods? Drinks? Mukhang natunaw na ang iced tea mo. Wala nang lasa yan. Hindi pa rin siya kumikibo. Come on, Maricar. Ano kasi? Sige na. Parang welcome treat ko na sa'yo dito sa ranch. Kumunot ang noo niya. Bakit naman? Ikaw bang may-ari nitong Rancho Buena Vista? Sa wakas,
nagawa na niyang magtanong. Nanlaki naman ang mata ng lalaki sa tanong niya. Let's just say, malakas ako sa may-ari. Naibaba na ng waiter ang inorder sa tapat niya. Bago pa siya makapagsalita ay sinenyasan ni James ang waiter. Give her a drink. Kuhanin mo na rin yung iced tea niya at salad. Sinulyapan siya nito. What do you want, Maricar? Just lemonade. Saad niya. Baka nga kailangan niya ng kausap para naman hindi puro pag-iisip at pag-iyak ang inaatupag niya. Binaling ni James ang tingin sa waiter. Also give her a new fresh lemonade, please. Nakangiting tumango ang waiter at mabilis na lumayo. Hindi maintindihan ni Maricar kung ano nangyayari sa kanya. Nabigla kasi siya sa bilis ng approach nito sa kanya. Pero parang nasisiyahan naman ang puso niya. So, it's your first time here on the ranch? Pukaw ni James sa kanya. Nakangiting tumango siya. Yeah, and it's my third day here also. Tumango rin ito. I thought so. Nakita na kita nung first day mo palang sa coffee shop. Nanlaki naman ang mata niya ng bahagya sa narinig. Ibig sabihin, simula nang makarating siya ron ay inoobserbahan na pala siya ni James. Are you a member? Napakatindi ng kanyang tingin habang nagsasalita. Kinilabutan naman siya nang tingnan siya nito. Hindi niya alam kung paano makakaiwas sa titig ng binata. Hindi. I can't afford the membership. I'm just fortunate to have a friend who has a boyfriend na member ng resort. Pinagamit niya sa akin ang membership niya kasi hindi nila nagamit this year. Wow, you have a good friend. Magtatanong sana si Maricar kung member ito pero sakto naman na dumating ang waiter na may dalang lemonade. He's here. Kumain na tayo. Ani James bago nilagyan ng kanin ang plato niya. Naglagay din siya ng ilang hiwa ng steak sa gilid. He also added some grilled veggies on top as well. Muli ay biglang nanikip ang dibdib ni Maricar sa kilos ni James. Hindi niya inaasahan ang lunch date kasama ang estranghero ngunit nararamdaman niya ang puso niyang tumatalon. Pakiramdam niya ay nakalunok siya ng paru-paro na lumilipad sa kanyang sigmura. Nang akmang dadagdagan pa ni James ang ulam sa plato niya, ay itinaas niya ang kanyang kamay. Enough! Baka hindi ko naman maubos. He looked at her. Just a little more. Anito, bago inilagay ang isang hiwa ng steak sa plato niya. He never left her gaze while doing it. Napatango si Maricar. Hindi niya kayang salubungin ang titig nito. Ni hindi nga niya alam kung bakit pumayag siyang sumabay ito sa kanya sa pagkain. Wala naman siyang magagawa kung hindi tanggapin yun. Ang gusto lang niya ay maiwasan niyang makapagsalita ng masasakit sa mommy at daddy niya. Gayong mataas pa ang level ng kanyang emosyon, hindi pa sila dapat magkita. Maricar, napukaw ang atensyon niya ng tinig ni James. Hindi mo ginagalaw ang pagkain mo. Busog pa kasi ako. Isang maikling tawa ang pinakawala nito. Ano ba yan? Dito sa ranch, kapag pinili mong magmukmok at malungkot, talagang parang max level ang luha mo. Pero kung pipiliin mong makalimot ang mga gusto mong kalimutan at magsaya, talaga namang to the highest level din ang happiness na mararamdaman mo. That is why Ranch Buena Vista ang pangalan nito. And in here, loneliness has no place. Bulong niya sa huling salita. Bakit? Anong bakit? Ganting tanong nito. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Lumabas sa bibig niya ang salitang yun na hindi sinasadya. Napalunok naman bigla si James. Sumipsip ito ng green mango juice bago sinundan ng pag-inom ng tubig. Itinaas nito ang kanang kamay at isinuklay ang mga daliri sa makapal na buhok nito. Then, he looked at her. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam. Siguro kasi, ikaw lang nakakuha ng atensyon ko. I saw you yesterday, alone and lonely. Kung hindi ako nagkakamali, umiyak ka. Sabi ko sa sarili ko, baka kailangan mo na makakausap. So, that's why I'm here. Siya naman ang kinakailangang uminom ng lemonade dahil parang may tumusok uli sa kanyang lalamunan. You know, kung meron kang pinagdadaanan, like broken heart, nasa tamang lugar ka. Kung yung iba nalulungkot at depressed, kailangan pang mga ibang bansa. Dito sa Ranch Buena Vista, mararanasan mo na ang kalmadong lugar. Huwag ka lang lalapit sa mga kabayo, baka ikay masipa. Naisip ni Maricar, marahil ay iniisip nitong bigo siya sa pag-ibig, kaya siya malungkot. Siguro, inaakala nito na maaari itong makalapit sa kanya
at eventually maging ka-close at maging girlfriend kung sakasakali. But then again, naroroon na nga rin lang siya at nagtungo siya ron para makalimot. Might as well go with the flow. Namalayan na lamang ni Maricar na kampante na siyang nakikipagdaldalan kay James. Bagamat hindi pa rin niya magawang makatingin ng diretso sa mga mata nito kapag nag-uusap sila. Samantalang si James, niwalang kakurap-kurap kapag kinakausap siya. Hindi na malayan ni Maricar na ilang minuto na pala siyang tulala. Ayos ka lang? Pukaw ni James. Agad na papikit si Maricar. Ah? Ah oo. Nawalan ka kasi ng kibo. Binaling niya naman ang tingin sa wristwatch. Hindi niya na malayan ang oras. Hapon na pala. Tutalay, tapos na silang kumain. Nagpaalam na siya kay James. I have to go. Tumayo na siya. Salamat sa lunch. Kasabay naman niyang tumayo si James. Wait. Napatingin siya rito. May gagawin ka ba ngayong gabi? Bumilis muli ang tibok ng puso niya. Bakit? Since sabay na tayong nag-lunch. How about dinner? Baka kailangan mo ng kasabay para naman hindi na dalawang lettuce ang kinakain mo habang tulala ka. Isang buntong hininga ang ginawa ni Maricar bago sumagot. Salamat pero kasi baka mag-room service na lang ako mamaya. Ang dami kong nakain, baka hindi ko na nga rin abutin ang dinner. Hindi kasi ako sanay sa ganito. Kumunot naman ng noon ni James. Ah, ganun ba? Okay. So, see you in my dreams na lang. Okay ba yun? Napalunok si Maricar. Sure, mauna na ako. Salamat ulit sa lunch. Tumalikod na siya at humakbang papalayo. Apaw ang matinding kaba sa dibdib niya habang naglalakad palabas ng restaurant. Pinigil niyang sariling lumingon dahil nakakahiya kung makikita niyang hinahatid siya ng tingin ni James. Gusto niyang matawa sa sarili. She had never been that assuming before. Nagkulong lang sa kwarto niya si Maricar. Inubos niya ang oras sa pagbabasa ng librong dinala niya ron. It was a book of her favorite author. Sa umaga ay motivational book ang binabasa niya. Kinasanayan na niya yon noon pa man na mag-contemplate kapag umaga. She would write in her journal as well. Binaliktad niya ang libro at inumpisahan sa huling pahina kung saan siya napahinto kahapon. She started to read it pero wala siyang maintindihan sa binabasa. Hindi mawala sa isip niya ang mukha ni James habang nakangiti. Bagay na gusto niyang kainisan sa sarili. She's not a teenager anymore to feel and act the way she is right now. Hindi rin niya namalayan na alas 7 pasado na pala ng gabi. Biglang pumasok sa isip niya ang isang dinner invitation ni James sa kanya kanina. Sa likod ng puso niya ay hindi niya maiwasang manghinayang. Bakit ba hindi ko pinagbigyan? Minsan lang naman yun eh. Gigil niyang sad sa sarili. Hindi naman siya gutom but there was a big regret deep inside her heart. Sigurado siyang kailangan niya ang annoying assistance ni James. Nagkibit-balikat siya. Sinampal niya ang magkabilang pisngi niya. Hindi ka nagtungo sa rancho para maghanap ng lalaki. Wake up, Maricar. She was about to take a phone call para mag-order na makakain nang biglang may kumatok sa pinto. Kasunod noon ay bumalik ang mabilis na tibok ng puso niya nang silipin ang keyhole. It was James. Huminga muna siya ng malalim bago mabilis na binuksan ng pinto. Hi miss, hindi ka pa kasi tumatawag kaya nagpunta na ako. So, good evening. Full smile na saad ni James. May dala rin itong itim na bag. Kalmado ang oras ni Maricar noong makita niya si James. She couldn't explain why. Anong ginagawa mo rito? Well, tinanong ko kasi yung humahawak ng phone calls. Tinanong ko kung tumawag ka na nga. Tapos ang sabi hindi pa raw. Kaya naman here. Pinakita niya ang itim na bag. I ordered you a light dinner. Perfect to stay fit and healthy. Akonji. Tulala lang si Maricar. Hindi niya alam ang isasagot sa binata. Anyways, I hope kumakain ka nito. Special to. Nakangiting saan ni James. Hindi mo natatanong. Paborito ko lahat ng rice porridge. She wanted to say she loved congee pero ni isang letra ay walang gustong lumabas sa bibig niya. Are we gonna stay outside? Hindi mo ba ako patutuloyin? Sige ka. Hindi na masarap tong dala ko kapag malamig na. He was smiling. Tulala pa rin si Maricar kay James. Tumabi na lang siya sa gilid at binuksan ng todo ang pinto. Nakangiting pumasok si James sa loob. Agad nitong ibinaba ang biniling pagkain sa maliit na mesa
sa mini living room ng cabin niya. May dala rin siyang dalawang bote ng tubig. Si Maricar naman ay nananatiling nakatulala sa pinto. She suddenly felt the room was too small for the both of them. Pakiramdam niya ay tatalo ng puso niya sa oras na yon. Nakaupo si James sa single couch. "Join me here, baka lumamig pang pagkain mo." Maliliit ang hakbang palapit ni Maricar. Why was James acting so normal habang siya? Hindi magets kung papaanong gagalaw sa presensya nito. Gusto niyang pagsabihin ng sarili sa naiisip. She already knows the answers. Nakikita ni Maricar lahat ng katangian kay James. He was used to seducing women like her. Napaupo na lang rin siya sa katabing single couch. Hindi ka na dapat nag-abala. Utal at hindi pa rin niya magawang titigan si James ng diretso. Bakit naman? Bahagyang kumunot na ito. Iniiwas niyang mata rito. Biglang nablangko ang utak niya sa dapat na sasabihin. "Like I said earlier, mag-isa lang ako. Mag-isa ka lang din. But it's lonely looking at you." Saad niya at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. "Alam ko na kailangan mo ng makakausap. You know, it's good to have someone to accompany you kapag malungkot ka. Maniwala ka sa akin. You're not the only person who feels lonely at this time." Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Kailangan ko kasing mag-isa. Gusto ko rin mapag-isa." Tumuwid naman si James sa kinauupuan. "Maniwala ka, hindi yun makakatulong sa'yo. Like you, dumaan rin ako dyan. Maraming beses na. Life is beautiful to waste it. Huwag mong sayangin." "Hindi kita kilala." Saad ni Maricar. He seemed to be casual and his deep tone was friendly. Besides, siya rin naman ang nagpapasok dito. And worst, laman ang utak niya si James magmula pa kanina. Nakangiting umiling si James. "Problema ba yun? Then, get to know me." Muli ay napabuntong hininga siya. "Let's eat para makaalis ka na." Bumulaslas naman ang tawa ni James bago inabot sa kanyang plastic spoon at inayos ang kakainan niya. "I can assure you all the time na wala akong masamang balak sa'yo. I just wanted us to be friends." Kasabay ng pagngiti niya ang pagsingkit ng mata. Pagkatapos ay pinandilatan siya nito habang pilit na humikindat. Ilang minuto nang matapos silang kumain, agad nang nagpaalam si James sa kanya. Bagay na hindi niya maintindihan kung ikakalungkot niya ba o ikakatuwa. Napahiya lang si Maricar nang pigilan si James nung magpaalam ito. Pero hindi niya maintindihan kung bakit may konti sa kanyang puso na bumubulong na gusto pa niyang makasamang binata ng ilang oras. Hindi maitago ni Maricar na nagkaroon siya ng interes na kilalanin pa ng gusto ang binata. Tumungo si James sa bar kung saan konti lang ang tao. "It's not just a ranch farm for farmers. It also has a good resort, which he was the owner." Katabi lang yun ang kanilang restaurant. Umupo siya sa high exclusive chair sa harap ng wine bar habang umiinom ng mamahaling alak. Gustong tumawa ni James sa sarili. Hindi niya maintindihan kung anong nagtulak sa kanya para gawin ng isang bagay na kahit kailan, hindi naman ginawa ni James sa ibang babae. Naguguluhan siyang nagawa niyang puntahan ang cabin ng babae at dalhan pa mismo ng makakain, samantalang ilang beses na siyang tinataboy nito. Natawa si James sa naalala niyang kalokohan bago puntahan si Maricar kanina lang. Inalam niya kasi kung sinong may-ari ng VIP membership card na gamit ni Maricar ngayon. Ayon sa kanyang mga records, ang pangalan na ginamit nito ay Clark Domingo. According to Maricar, kaya raw siya nakapunta doon dahil sa boyfriend ng kaibigan niya. James knew who Clark was. Hindi man sila close pero ilang beses na rin niya itong nakita noon at nakasalamuha sa mga nagdaang events. Kung hindi siya nagkakamali, lovely ang pangalan ng girlfriend nito. That is, kung walang kabit itong si Clark, malamang ay si Lovely ang tinutukoy ni Maricar na kaibigan niya. Tumungga siya sa laman ng wine glass bago pa kumuha ulit ng isa. "Get me another one. Right away, sir." Anito, bago agad na sinalinan ng mamahaling alak ang baso niya. Ilang saglit na natahimik siya. Bumalik muli ang atensyon niya sa babaeng unang nakakuha ng atensyon niya. Aminado si James na gusto niyang mapalapit rito. At kung makakalusot man siya sa gagawin niya,
ay papalitan niya ng pwesto si Marie. Of course, James want to make sure na walang sabit na mangyayari. He just wants pure fun. He also doesn't want to commit in any relationship. Subalit hindi niya maintindihan, tila ba may bumubulong sa kanyang puso na iba si Maricar sa mga nakakasalumuha niya. She's not a typical type of woman na easy to get. He didn't know. He just felt something unusual. Ramdam na ramdam niyang kailangan ng babae ang karamay. Isang malalim na hininga bago tumungga sa wine glass niya. Muli siyang nag-order ng panibago. Pour me another one, Michael. Anya sa bartender. Mula sa kanyang likuran ay bigla nilang may tumapik sa kanya. Broken-hearted ka? Mabilis na lumingon si James. Dexter! I knew it. Dito lang pala kita makikita. Nagkamayan ang dalawa. When did you arrived? Actually, ngayon lang. I brought my new yacht. Hinanap kita kagad. Di ka man lang nagsabi na darating ka. Saad niya na sinenyasan si Michael na bigyan ng alak ang kaibigan. Anong sa atin? Kasama mo ba ngayon ang bago mong girlfriend si Kyla? Hindi. Actually, I came here to see you. Anito. Mukhang tama bang hinala kong sa wika ngayon? Bakit mo naman kasi biglang pinahatid na lang si Marie sa Manila? Ayan tuloy, wala kang karamay. Dahil, hindi kaya. You know me bro, kailangan ko siyang ibalik. Alam mo naman kapag nawala ng tiwala ko sa isang babae. Katulad lang kasi siya ng iba na pera't pangalan lang ang hanap. Ako? Sawi sa pag-ibig? Never! Ininom ni Dex ang laman ng wine glass niya bago nagsalita. So, why are you here then? Hindi ba't naghahanap ka na dapat ng kapalit ni Marie? I know you. You can call anyone. Natawa si James. Pass muna ako ngayon bro. Hindi naman napigilan ni Dex na tumawa ng malakas. Pass? Nagpapatawa ka ba? Sa lahat ng tropa, ikaw nga itong pinakababaero. Hindi ako babaero bro. Ang babaero, pinagsasabay-sabay ang mga babae nila. While me, I only have one girl at a time. Na wala na. Pinauwi mo kasi kaagad si Marie. She's a freaking social climber. Akala niya yata hindi ko siya mahuhuli. We're getting older bro. Ayaw mo ba kasing maghanap ng matinong babae na pwede mong pakasalan? Si James naman ang tumawa. Kasal? Alam mo namang wala sa bukabularyo ko yung salita na yan. I will never repeat my past mistake. Nakikita ko rin naman na mas masaya akong ganito. Huwag kang magsasalita ng tapos. Kapag ikaw talaga nakatagpo ng babae magpapaibig sa'yo ng lubos, baka kainin mo rin lahat ng sinasabi mo. Malay mo, you'll find someone who is sincere someday. Sincere? How I wish. Natatawang saan ni James. Let's have a drink instead. Itinaas niya ang wine glass. Kampay bro. Kampay. Nang uminom siya, ay nakakatuwang muling naalala niya sa utak ang imahin ni Maricar. She was modern and a little bit of classy. But she had a regal bearing. Napangiti si James sa naisip kay Maricar. Dahil sa taglay nitong karisma at kagandahang kilos na tila ba aral na aral. Nagkibit-balikat siya. Maricar na naman. Pilit niyang inaalis sa isipan ang imahe ni Maricar at muling itinuon ang atensyon sa kaibigan niyang si Dex. Hanggang kailan ka palang mananatili dito sa rancho? Di ba meron kang business na inaasikaso? Tanong ni Dex. Smooth lang naman ang takbo ng kumpanya ko. I fully understand my team and it's very important for us to communicate. Zoom meeting lang sapat na. Besides, active naman si Daddy sa business. He handles my stock perfectly. Speaking of your father, nakausap ko pala siya kahapon. Sobrang unexpected nga na makita ko siya. It seems like hindi niya alam na pumunta ka rito. Well, alam niya nag-out of the country ako. You're crazy, man. Bakit naman ayaw mong ipaalam sa kanya? Sabi nga niya may darating daw kayong bisita galing Singapore. Look, I already told you. Ayoko munang makipag-usap kay Daddy for the meantime. Pipilitin niya lang ako makipagkita sa business associate niya. Sigurado akong sinasabi niyang bisita ay si Mr. Alfredo. He was forcing me to know Mr. Alfredo's daughter na si Jamie. Yeah, nasabi mo nga sa akin yan before. Bakit nga pala ayaw mo?
No way, bro. I'm not a child anymore na. Susunod pa sa mga desisyon nila. Malay mo naman, bro. Magustuhan mo si Jamie. Hindi lang bagong pag-ibig para sa'yo. Lumapit si James para bulungan ito. It will also give you an additional fortune. Wala naman akong problema kay Jamie. Hindi ko lang gusto na magpa-impluensya kay Daddy. It's enough na siguro for me. Nagawa na niya yun sa akin before nung ipagkasundo ko sa ibang babae. Kinapa niya ang puso nang maalala niya ang dating kasintahan. Natawa siya nang wala nang pait sa kanya nang maalala niya yun. Pero hindi pa rin niya mapigilan na mapaisip dahil sa ginawa nito. She just killed her own daughter. You haven't forgotten her yet? Untag ni Dex. How could I forget someone who killed my first daughter? Sa panlulokong ginawa niya. I already learned to love her, bro. Sana ako na lang yung sinaktan niya. Hindi na sana yung anak ko. Bro, it's been a year. She suffered too. Namatay rin siya, hindi ba? Tinungga niya ang wine. So hanggang saan at kailan ka mag-i-enjoy? I know you, bro. Sinasabi mo lang na masaya ka pero deep inside, you're broken. Tinapik ni Dex ang balikat niya. Like what I said, we're getting older, bro. Hindi habang buhay ay kaya mong maglaro ng mga babae. I doubt it. I already made a decision for myself. I don't understand my father. I'm old enough to experience being swayed. Hindi na ako magpapakulong ulit. Dahil sa arranged marriage na yan, nabigyan lang ako ng matinding trauma. Kung nasunod lang yung gusto kong tumakas, hindi na sana ako nandito ngayon. Let go of your anger. I know it's hard, but I also know that you can do it. Yeah, that's why nasa healing process pa rin ako. I'm just taking it slow. One at a time lang. Kaya nga ayoko munang kausapin si Daddy. You know what I hope for? Gumisi si James. What? I hope you find a girl na masasabi mong, eto na. At siya na talaga. Sana bumalik ulit ang tiwala mo sa pag-ibig. I know you. You're a good man with a good heart. Kaya tigilan mo na yung kahibangan mo sa mga babae. Pabirong saan ni Dexter. Gayahin mo na ako. Natawa naman si James sa huling sinabi ni Dexter sa kanya. Alam niya na maganda ang naging simula ni James, pati ng kasintahan niya ngayon. Kung si Dexter pagbabasihan, masasabi niyang nakatagpo na ang kaibigan niya ng true love. Pero once in a blue moon lang yung ganun. Kinabukasan, lumabas ng kwarto si Maricar para magtungo sa small cafe, para mag-almusal. Lumingali nga siya. Ibinaling niya ang atensyon niya sa malaking cabin kung saan una niyang nakita si James. Napalunok siya. Hindi siya aminadong si James ay hinahanap ng mga mata niya. Pero matapos siyang mag-almusal, wala ni isang anino ni James ang nagparamdam sa kanya. Bandang alas 4 ng hapon, nagtungo siya sa labas para na rin bumili ng makakain. Pagkunwaring nag-iikot siya sa loob ng rancho, iniikot niya ang mata sa mga nadadaanan niya. She has a silent hope that she would see James, pero bigo ulit siya. Kung saan-saan siya nagtungo para lang kahit papaano, ay masulyapan ng binata. Ngunit pagod na ang paa niya pero wala pa rin. Gustong mainis na Maricar sa sarili. Hindi niya akalain na hahanapin niya ang lalaking nang gugulo sa peace of mind niya. Bumalik ng kwarto si Maricar na may bigat sa dibdib. Pagbalik niya ay tumungo muna siya sa balcony ng ilang saglit. Tinanaw niya ang cabin ni James ngunit madilim ang kwarto. Iniisip niya na baka umalis na yun. Kung sana binigyan niya ng pagkakataon ng sarili na kilalanin si James. Hindi na sana siya nakakaramdam ng ganoon. Para malibang, bumalik siya sa loob at nagbasa ng kung ano-anong libro na kung anong kanyang makita. Nagpapaantok siya. Napasulyap siya sa cellphone sa tabing mesa ng kanyang kama. Tatawagan niya si Aling Maribel para mangamusta. Ilang ring ang nangyari bago pa nito sagutin sa kabilang linya. It wasn't Aling Maribel. It was her father. Hello? Nahawakan niyang buhok niya. Maricar? Is that you? Maricar? Kausapin mo naman kami ng mami mo. Go home. Labis na kaming nag-aalala sa'yo. Basag ang tono ng boses ng ama niya. Sa likod nito ay ang boses ng kanyang ina na si Clara. Maya-maya pa ay ang ina naman niya ang humawak ng telepono. She heard her mother was crying.
Anak, anak, patawarin mo ko. Kami ng daddy mo. Parang awa mo naman. Umuwi ka na. Tinanggal niya ang kamay sa buhok at pilit pinipigilan na umiyak. Mami, uuwi po ako pero hindi po ngayon. Anak, please go home and let's talk. We missed you. Parang awa mo na anak. Give me time, Mom. Alam kong nasaktan kita, anak. Sana mapatawad mo naman kami ng daddy mo. Patawad dahil itinago namin sa iyo ang katotohanan. Sana isipin mong wala kaming ibang hinangad kung di ang kabutihan para sa iyo. Maricar was now her age when she found out that they are not her real parents. I know, Mom. What I'm asking is a little more time. Gusto ko muna po mapag-isa. Please lang, intindihin niyo muna po ako. Anak! Humahagulgul sa pag-iyak ang ina niya. Just tell us where you are. Kami nang pupunta sa'yo. Dagdag nito. I'm fine, Mommy. Don't worry. Kailangan ko lang talaga ng hangin. Iyon na lang ang sinabi niya at ibinaba na ang telepono. Ayaw niyang naririnig ang ina niyang umiiyak. Hindi niya kasi kaya. She needed someone to talk to. Gusto niyang sumandal sa balikat. Sa pagitan ng pag-iyak niya, ay muli niyang naisip ang imahe ni James. Kung tinuloy lang nitong pangungulit sa kanya, magkakaroon kaya ng tsansa na sumandal siya sa balikat nito? Nakatulugan ni Maricar ang paghagulgol ng iyak. Mabigat ang pakiramdam niya nang gumising siya kinabukasan. Kahit papaano ay gumaan din ang sakit sa puso niya nang makausap niya ang magulang. At least, nawala na rin ang malaking pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi yun ganun kadali. Pero alam na niyang kapag nakausap niya ang mga ito sa susunod, ay hindi na ito mabigat pa. She was still hoping that everything will end up fine. Ang tumatayong magulang para sa kanya ngayon ay kikilalanin pa rin niyang magulang. Ngunit gusto pa rin ang puso niyang makilala ang tunay na naglabas sa kanya. Maraming katanungan sa isip niyang tanging tunay na magulang lang niyang makakasagot. Kahit maaga, sinuot niya pa rin ang sunglasses nang magtungo siyang muli sa coffee shop para mag-almusal. Nang bumalik siya sa kwarto, hindi pa rin nawawala ang sama ng pakiramdam niya. Walang dulot ang kape at pagligo sa nararamdaman niya ngayon. Para makapag-relax, she decided to go to the beach sa labas ng Rancho Buena Vista. It was a perfect timing dahil hindi pa tirik ang sikat ng araw. Pang-apat na araw pa lang niya ngayon pero never pa niyang napuntahan ang beach na yon. Hindi niya alam na kasama pala sa VIP card ang beach na yon. Suot-suot niya ang kulay blue na two-piece swimwear. Apat na araw na simula nang binili niya yon pero ngayon niya palang magagamit. Her friends reminded her to swim para umalis sa katawan niya ang stress na pasan-pasan niya. Nang magtungo sa beach, agad niyang ipinatong ang towel sa wooden bench bago dahang-dahang tinungo ang malinis na tubig. Napangiti siya nang dumampi sa paa niya ang alon. Maya-maya pa'y nagsimula na siyang lumangoy. It was ironic for her na nag-iisa lang siyang lumalangoy. The place was so romantic. Nabulunan naman si James nang masulyapan niya si Maricar mula sa kanyang pwesto. Tanaw niyang lumalangoy si Maricar mag-isa. Pakiramdam niya, natuyo ang lalamunan niya. What the heck? Bulong niya sa sarili. Buong araw niya kasing hindi nakita si Maricar kahapon dahil sinamahan niya si Dexter na mag-hop sa beach gamit ang bagong yacht nito. Bala kasi ng kaibigan niyang bumili ng sarili niyang beach. Pinilit niyang iwasan ang tumingin kay Maricar dahil iniisip niyang iniiwasan siya nito. Pero ngayon, natagpuan niya muli ito. Hindi niya mapigilan ang sarili. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya maintindihan bakit ganun ang kanyang nararamdaman. He used to play with some girls after a breakup with her past relationship. Hindi na siya muling nagseryoso pagkatapos nun. Higit sa lahat, hindi niya gawain ang mangulit sa isang babae. But this Maricar right here was impossible for him. Iniisip niyang masarap alagaan ito. Napailing siya sa naisip. Labag man sa kalooban niya ngunit kusa pa rin siyang bumabalik sa cabin para magpalit.
Sinuot niya ang swimming trunks niya at pagkatapos ay tumakbo pabalik sa beach. Hindi naman mapigilan ni Maricar na bumilis ang tibok ng puso nang masulyapan niya ang isang lalaking papalapit sa kanyang pwesto. Katatapos niya lang lumangoy. She was sitting all alone in the sand habang ang paa niya ay nakalubog sa tubig. Nakita niya si James na papalapit sa kanya. Nagiinit ang pisngi niya nang makita ang kurbada ng katawan ni James. He was perfectly fit. Halatang alaga ang katawan nito sa gym. Habang papalapit si James, ay palakas rin ng palakas ang kabog ng dibdib ni Maricar. Hello? Bati nito sa kanya. Hi! Parang sasabog ang puso ni Maricar sa mga oras na yon. Walang oras na hindi niya hinanap ang lalaki kahapon. She was hoping under her mouth na sana hindi pa umaalis sa rancho si James. And he was here now, in just a snap. Nag-iisa ka na naman. Do you mind if I join you? Tanong ng binata. Napaubo naman siya. Oo naman, hindi naman sa akin tong beach. Nagawa niyang ngumiti ng sagutin ito. Nakangiting tumabi naman sa kanya si James na mas lalong kinabilis ng takbo ng puso niya. Nakaramdam ng tila baltahe ang hita ni Maricar nang masagi ito ni James. Dito pa talaga kita natagpuan ha. It's good to see you again. Ani ni James. Nakatitig ito sa kanya. Sinulyapan niya si James ngunit agad niyang binawi ito. Hindi niya kasi kayang titigan ang lalaki ng matagal. Sayang daw kasi kung hindi ako makakalangoy rito, sabi ng kaibigan ko. Sulitin ko naman daw yung bakasyon ko. She was trying to make things between them. Hindi kasi mawala sa kanya ang kabahan kapag kausap niya ito. Ayan, ganyan. That's what I told you. Sayang lang talagang ipinapunta mo rito kung magmumukmuka lang sa kwarto mo. Marami pang magagandang lugar sa loob at labas ng rancho. Alam ko, may brochure sa room ko. Maricar, napalingon siya rito. Ayos ka lang ba? Oo. Naman. Bakit? Weh, tingin ko, hindi. Eh bakit mo naman natanong? Halata kayang namamagay yung mata mo. Did you cry last night? Nanlaki naman ang mga mata niya. Hindi siya nakasagot sa tanong nito. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Tanong nito. Pilit na hinuhuli ang mga mata niya. Ay nako Maricar. Bakit mo naman pinag-aaksayahan ng oras ang lalaking yan sa pag-iyak mo? Do you think he deserves those never-ending blah blah blah? Ha? Untag niya. Your boyfriend. Ang swerte naman nun para iyakan mo ng husto hanggang sa mamagana yung mga mata mo. He teased her. Pinipigilan ni Maricar ang sarili na matawa rito. Alam kong mahilig magpaiyak ang mga lalaki pero hindi kasi lalaki ang dahilan ng pag-iyak ko. And besides, single ako. Kaya walang dahilan para sa akin ang umiyak sa lalaki. Wow, sino naman ang dahilan? Umiling naman siya. Wala. It's too personal. Sorry. Masyado ata akong naging madaldal. Pero let me correct you about sa mahilig magpaiyak ang mga lalaki. Minsan, babae rin naman ang mahilig magpaiyak sa aming mga lalaki. Napangiti naman si Maricar sa sinabi ng binata. Kung ano o sino man yung iniiyakan mo ngayon, ilangoy mo na lang yan sa dagat. Saad ni James. Tumayo ito at inilahad ang kamay nito. Tara! May kung anong mahika namang tinanggap ni Maricar ang alok sa kanya ni James. Hinayaan niyang sarili na hilahin siya nito. Natagpuan na lang ni Maricar ang sarili na masayang nakikipaghabulan sa paglangoy kay James. She found herself laughing. Hindi niya maipaliwanag sa kung saan magsisimula ang saya na kanyang nararamdaman. Masakit na sa balat ang sikat ng araw, kaya inaya na niya si James para umahon. Sabay silang naglakad pabalik sa rancho. Hinatid pa siya nito hanggang sa harap ng cabin niya. Salamat, Anya. For what? For making me laugh today. Sobrang nag-enjoy ako. Tinitigan siya nito. Me too. Actually, nag-enjoy akong kasama ka. Bumuntong hininga si Maricar. Hinawakan niya ang doorknob. Papasok na ako. Bye. Wait, Maricar. Yes? Mabilis niyang nilingon nito. Ano kasi? I-invite sana kitang mag-launch. Ngayon na ba? It's already 12. Sure, magpapalit lang ako. Walang anilangan siyang pumayag.
She wants to get to know more about James. And this is the perfect timing. Kita sa mukha ni James ang tuwa. Me too. Maliligo lang ako ah. I'll be back here. Hindi na. Let's just meet at the restaurant. No, susunduin kita. Bakit? Malapit lang naman ang restaurant dito. She smiled. Nag-insist na ako. Susunduin kita. Oh, okay. Ikaw ang bahala. Alright. Bye. See you in a minute. Ngumiti siya rito bago tuluyang pumasok sa loob. Sumandal siya sa pinto bago matapos niyang isara yun. Hindi niya alam kung saan magsisimula ang kilig na nararamdaman niya. Maya-maya ay mabilis na siyang kumilos para maligo at magpalit. Wala siyang oras na sasayangin para mabilis na makita si James. Saan ka ba nagpunta? Paninimula ni Dexter. Naabutan siya nito sa kanyang cabin. Kinuskus ni James ang kamay sa basang buhok. I went swimming. Binuksan niya ang pinto sa kwarto at pumasok na sa loob. Kasunod niya pa rin si Dexter sa likod niya. Halata naman. Aba, mukhang masaya ka. Yup. Nax. O bakit? Naalala mo ba yung babaeng sinasabi ko sa'yo before? What's with her? Ano ba yun? Yung guest na sabi mo na kaibigan ng girlfriend ni Clark? Yung misteryosong babae na hindi ka pinapansin? Natawa siya. Yun kasi ang buong detalye na ikinwento niya kay Dexter. So, hindi ka na rin niya natanggihan. The Black Magic of James Buenavista. I-expect ko na bang may mangyayari sa inyo ngayong gabi? Na dito siya magsistay tapos, alam mo na. Nilingon niya si Dexter habang may sabon sa mukha. She's different, bro. Tumawa naman si Dexter. Is that you, James Buenavista? Tumapat si James sa tubig at nagbanlaw. Siguro, kailangan ko munang magdahan-dahan pagdating sa babae. Napapagod na rin naman ako sa ginagawa ko. Gusto ko namang maranasan yung katulad ng sayo. Wait, ibig mo bang sabihin, wala nang sakit sa puso mo? Hinila ni James ang tuwalyang nakasabit sa wooden bar at binalot sa katawan niya. Dexter, ikaw lang naman yung taong nagsasabi sa akin tungkol sa mga mali ko sa buhay. Maybe, you're right. Now I'm believing to fall in love again. Lumabas siya sa banyo at nagpalit ng damit. Thank goodness! Finally, in love ka nga. Hindi naman, siguro. Interesado lang akong kilalanin si Maricar pero hindi pa para ma-in love. Mukhang kailangan niya kasi ng karamay. That's why nandito ako. For goodness sake, James. Huwag mo nga akong lokohin, pati ng sarili mo. You're in love. Just admit it, bro. Nagsuot na siya ng formal na damit. I don't believe in love at first sight, dude. Kung sa Pasko nga, it took me 12 years before I finally fell in love with her. Pinakiramdaman niya ulit ang puso niya. May konting karot pero kalaunay na wala rin. Pero aminin mo na sa sarili mo na iba tong babaeng natagpuan mo ngayon. Nakakaakit siya. That's all. I don't know. As in, I don't know. Parang ang lakas din ng karisma niya pero maniwala ka. Gusto ko lang talagang mapasaya siya. Gusto ko lang siyang kausap. I don't understand kung bakit masaya ako kapag napapasaya ko siya. That's all. Does she know that you are the owner of this ranch? Umiling siya. Sinadya ko talagang hindi sabihin. Sabi ko naman sa'yo eh. Pagod na akong kumilala ng babaeng nangungulit kapag nakilala na nila kung sino talaga ako. I want to act normally. Isa pa, wala namang rason para sabihin ko sa kanyang totoo. Sinabihan mo pa siyang misteryosa. Eh ikaw pala tong misteryoso effect. Hindi. Gusto ko kasi normal lang yung pagkikita namin. Masaya ako na ganito lang yung sitwasyon. Mabuti hindi niya nakikita ang mukha mo sa mga magazines. Your photo with Marie was in the whole magazine. At balita ko nga, hindi lang dito meron yan. Pati na rin sa ibang lalawigan ng Pilipinas. Calm down, dude. Rare at edited lang ang mukha ko ron. Isa pa, ayoko rin. Mukha namang hindi niya ako kilala. Ang alam niya lang ay ang pangalan ko. Ang natatandaan ko, sabi ko, malakas lang ako sa may-ari nito pero hindi niya alam na ako yun. Huwag kang pakampante. Baka next time, malalaman din niya kung sino kang talaga. That you are James Buenavista, the first multi-billionaire in the Philippines. Nagkibit balikat si James. He's hoping na kapag dumating ang araw na makilala ni Maricar kung sino siya, ay hindi siya katulad ng ibang babae
na nakasalamuhan na niya. Isang bagay na bigla na lang siyang nawawala ng gana. Iniwan na niya si Dexter sa cabin niya. Nangako siya rito na ipapakilala niya si Maricar sa kanya sa tamang oras. Ang isang imbitasyon ni James para sa lunch date ay hindi pa doon natapos. Bago pa sila maghiwalay ay muli niyang inimbitahan si Maricar sa isa pang hapunan na agad naman niyang tinanggap. Mas excited pa siya kay James para sa kanilang date pero hindi niya inaasahan na sa yate pala siya nito dadalhin. Kaninong yate to? Tanong ni Maricar habang kumakain sila. Magmula nang mag-swimming sila ay unti-unti nang nagiging kampante si Maricar na kausapin ito. Hindi naman yun importante. Ang alam ko kasi mahal mag-rent ng yacht. Hindi naman kasi ito kasama sa amenities ng rancho. Alam ko naman na malakas ka sa may-ari pero kasama ba talaga sa maaari mong gamitin to? Ngumiting nakakapanlaglag ng kanyang puso si James. Actually, hiniram ko lang to sa kaibigan ko. His name is Dexter. Ano namang ginagawa mo sa buhay? Naisipan niyang itanong. Kunwari nag-iisip si James ng kanyang isasagot. I'm working in a company. As operations. Nauutalat, kinakabahang sagot ni James. He leaned against the table. Huwag nga akong tanungin mo. Hindi ba't ikaw ang dapat kong tinatanong? Biglang nagseryoso si James. Agad na uminit ang pisngin ni Maricar. If you'll ask me kung saan ako nagtatrabaho, may maliit akong business. Just a boutique. Ngumisi si James. Wow, isa ka palang businesswoman. Sabi ko, maliit lang, hindi naman ganun kalaki. Anong klaseng boutique naman yan? Just like a normal boutique na nakikita mo sa tabi-tabi. Well, it's great to know that. Anito, umayos ng upo si James. Proud ako sa narating mo. Si Maricar naman ay nakaramdam ng tuwa sa puso at komportable sa kanyang pwesto. Salamat. Bihira sa katulad mo magseryoso ah. Anito, hindi naman na ako bata. Ilang taon ka na ba? 29? 26. Naubos si James. Ang tanda ko pala masyado sa'yo. Bakit naman? Well, I'm already 32. Hindi naman makapaniwala si Maricar na 32 na si James. Hindi ka mukhang 32. Pag-amin ni Maricar. That's a compliment. Nakangiting saad ni James na ibinalik ang topic sa kanya. Bakit boutique? I mean, I'm not against your business. Napansin ko lang kasi most of young entrepreneurs usually starts with a coffee shop now. Sila mom and dad yung nag-push sa akin sa ganitong kalakaran. Kaya ito na rin ang napili ko. Nang banggitin ni Maricar ang magulang, hindi niya mapigilan ng malungkot. Anong meron? Tanong ni James. Wala. Oh, come on. One thing you don't know about me is I can tell when someone's lying or not. In your case, you're lying. Hinawakan nito ang kamay niya na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Your secrets are safe with me. So, sila bang dahilan kung bakit ka malungkot? Tumango na lang si Maricar. Mabilis na namilog ang luha sa mata ni Maricar na dahan-dahan ng pumapatak. Mabilis namang pinahid ni James ang luhang yon sa pamamagitan ng hinlalaki nito. It's okay. Ilabas mo lang yan. Gagaan yan kapag meron kang karamay. Wala kasi yung kaibigan ko. Kaya wala akong mapaglabasan. Nandito ako, Maricar. I am your friend. Bahagyang pinisil ni James ang kamay niya. He was giving her assurance. Kaya ilabas mo na yan kapag ready ka na. Hindi kita pipilitin. Habang hawak ni James ang kamay niya, ikinwento nga nito ang buong kwento kung bakit siya naroroon ngayon sa rancho. Tahimik na nakikinig lang si James sa kwento niya. He never left his eyes on her. Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos na ba? Untag nito nang matapos siyang ilabas ang lahat. Tumango siya. Salamat sa pakikinig. Na-boring ka ba? Mabilis na umayos ng pagkakaupo si James. What? No. I'm happy that you gave your trust to me. I'm more than happy listening to your rants. Sabi mo kasi pwede kitang maging kaibigan eh. Oo naman, bakit hindi? Nang matapos ang gabi ay hinatid siya ni James sa harap ng cabin niya. Thank you, James. Nakangiting ipinatong ni James ang kamay nito sa balikat niya. You're welcome. Bigla namang bumilis ulit ang tibok ng puso ni Maricar.
Good night. Nanlaki ang mata ni Maricar sa susunod na ginawa ni James. Yumuko ito ng bahagya at nilaparan ng halik ang pisngi niya. It's just a very light kiss pero iba ang dating nun sa kanya. Good night. Bulong ni James na hinaplos pa ang pisngi niya. Pakiramdam ni James ay bigla siyang nilagnat. Alam niya na friendly kiss lang yon, but it made her heart shiver. Magpahinga ka na. I'll see you in the morning. Nanlalaki pa rin ang mata ni Maricar na tumango. Hindi niya halos makontrol ang kaligayahan sa puso niya. Magmula ng gabing yon, palagi na silang nagkikita ni James. Nasanay na lang siya na palagi itong kasama, maging sa almusal, tanghalian, at lalo na sa hapunan. Inaamin niya sa sarili niya na nagiging masaya ang araw niya sa tuwing kasama niya si James. Pinakilala rin ni James si Maricar sa kanyang kaibigan na si Dexter bago pa man bumalik ito sa Maynila. Nakarating na rin siya sa cabin kung saan tumutuloy si James. It was amazing dahil ngayon lang siya nakakita ng malaki at magarbong bahay. Labis ang pasasalamat ni Maricar dahil nakatagpo siya ng kaibigan katulad ni James na masasandalan niya kapag wala si Lovely. Minsan pa siyang napapaisip dahil pag pumapasok sila sa mga restaurant o kung saan mang sulok ng rancho sila nagpupunta. Hindi pa niya ito nakitang nagbabayad ng cash. Nakita rin niya na kinakausap nito ang manager. Napangiti si Maricar sa naisip dahil baka nga malakas ito sa may-ari ng rancho. James's action remained a mystery to her. Kailan mo palang balak na umalis? Seryosong tanong ni James. Sasabay na lang ako sa first trip ng mga jeep patungo sa terminal ng bus, papuntang Manila, para maaga na rin ako makauwi. Alam ko, nag-aalala na sila mami sa akin eh. Gusto nga akong ipasundo rito kaso tumanggi ako. Ayos lang ba na magkita tayo sa Manila kapag umalis ka na? Wala na akong rason para magstay dito eh. Kinabahan naman si Maricar. Bakit? One stupid question. He's already her friend. Anong bakit? What I mean, bakit hindi ka na magsistay kung nakaalis na ako? Noong nakaraang araw pa kasi siya nag-e-expect na may sasabihin si James sa kanya. What she meant was being more than a friend. May trabaho rin kasi ako sa Maynila. Ilang araw na tayong magkasama. Ni isang beses hindi ka man lang nagkukwento sa akin. Ano bang gusto mong marinig sa kwento ko? About your life. Alam mo na kung bakit ka napadpad sa rancho. Short story lang. This is my hiding place. Hiding place? Bakit? Tumatakas ka ba? Pabirong tanong ni Maricar. Natawa naman si James sa kanya. Sabay huminga ng malalim. Itinigil nito ang pagsasagwan at tumingin sa kanya. No. Kapag pagod ako sa lahat, kapag masaya, kapag gusto kong tahimik, dito ako pumupunta. Siguro maraming babaeng naghahabol sa iyo, no? Kaya dito ka nagtatago. Biro ni Maricar ulit. Ginagawa niya yun for a reason, para mag-open up sa kanya si James. No, it's not like that. I had a bad past. Kumunot noo siya. How bad? Do you mind sharing it with me? She asked. Tumango ito. Oo naman, magkaibigan na tayo, hindi ba? Unti-unting nilabas ni James lahat ng kwento sa buhay niya, mula sa asawa at sa nawala niyang anak. Ramdam niyang hapdi sa bawat letrang binibigkas ni James habang nagsasalita. Sorry, saad niya nang matapos magkwento si James. Wala yun, nakamove on na ako. Pero may pagkakataon na naiisip ko pa rin. Pero wala na akong magagawa. Nangyari na eh. You're right. Saad niya. Sigurado naman akong marami ka pang babae na makikilala sa tabi-tabi. Pakli niya. He was a loving and charming man. Imposibleng walang mababaliw sa kanya. At isa na siya ron. Bigla namang tumawa ng malakas si James. I admit na marami pero bilang lang ang totoo. Tinitigan siya nito. Magsasalita na sana siya nang bigla nilang tumunog ang cellphone nito. Ilang saglit pa ay ibinalik na niya ang cellphone sa bulsa. Kailangan na natin bumalik. May bisita akong dumating eh. May pangihinayang man si Maricar ay wala naman siyang magagawa. Hindi maikakaila na tahimik lang ang buong oras hanggang sa maihatid siya ni James sa harap ng pinto niya. Hindi na bumalik si James doon, nalabis niyang ikinalungkot. Marahil ay nasanay siyang kinakatok siya nito palagi.
Iniisip niya na busy lang ito dahil sa dami ng bisita niya. Lumabas siya sa balcony ng cabin. Nakatuon ang atensyon niya sa ibabang bahagi ng rancho. Mukhang may kasiyahang nagaganap doon. Medyo malayo man pero tanaw pa rin niya si James na nakikipag-usap sa isang matandang lalaki. Sa bandang kaliwa ay isang matandang babae. Nakaramdam si Maricar ng pagkabalisa. Nang makaramdam siya ng gutom ay lumabas siya para kumain. Nang makarating siya sa restaurant ay parang gusto niyang magmukmuk. 4 na araw kasi silang magkakasunod na kumain ni James mula almusal hanggang hapunan. Ngayon, pakiramdam niya ay hindi niya kayang lunukin ang pagkain na nasa harapan niya. She admits that she was missing James' presence. Ma'am, mukhang hindi niyo po ata kasama si Sir James. Takaw atensyon naman nang marinig niya ang boses ni Michael, ang waiter sa restaurant. Hindi eh, may bisita raw siyang inaasikaso. Oo nga po pala, nakalimutan ko. Ngayon nga po pala dumating ang mga magulang ni Sir James, kasama ang ilang bisita pa galing ng ibang bansa. Napahinto si Maricar. Magkasama sila ngunit ni isang beses, wala siyang nababanggit tungkol doon. Mabigat ang dibdib ni Maricar na tumayo at bumalik siya sa kwarto. Dumiretso siya sa balcony. At mas lalong bumigat ang pakiramdam niya nang makita ang kumakain sa ibaba. Dalawang parehas na matanda ang kumakain sa baba. At si James, katabi ang isang babaeng sa tingin niya ay hindi nalalayo sa edad niya. Pumasok siya sa loob ng kwarto dahil naninikip ang dibdib niya. She wanted to know the truth, but she knew her limitations. Magkaibigan lang sila ni James. Sa kabilang banda, hindi mapigilan ni James ang lumingon sa cabin kung saan tumutuloy si Maricar. Hindi mo na sana sila dinala rito, Papa. Mahinang saan niya habang kausap si Senyorito Wilfredo Buenavista. Katatapos lang nilang mag-dinner. Senyor Wilfredo is the chairman of Buenavista Ranch. Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. Anito. Gusto ko lang mapag-isa, Dad. Nagkibit-balikat si Senyor Wilfredo. Ay, ano iho? Mabuti na lang may nakapagsabing nandito ka sa rancho. Sana naman nag-inform ka sa amin. We were thinking all the time that you're out of town. Tinawagan ko pa itong rancho at sinabi na wala ka rito. Iniiwasan mo ba kami, anak? Like what I said, Dad. Gusto ko mapag-isa. Iho, mahiya ka naman. Kararating lang nila galing Singapore. They traveled 3 hours just to see you here. Bumuntong hininga si Wilfredo. Jamie and her father Alfredo paid us a visit. Tapos wala silang James na makikita. Nakakahiya yun, iho. Inakbayan siya ni Wilfredo. James, you're a grown man. It's time for you to move on with your life. Dad, nakamove on na ako. Saad niya at tinungga ang lamang wine glass. Hindi maalis sa mata niya ang cabin na tinutuluyan ni Maricar. Then, why don't you give Jamie a chance? She's the best woman for you. Believe me. Sarkastikong hinarap niya si Wilfredo. Hindi ba't iyan din ang sinabi mo sa akin tungo sa nakaraan ko? Kung nakakalimutan mo, Dad, she was a disgrace. Nakita niyang nagtiim ang pisngi ng kanyang ama. Look, that was a different story. Your past and Jamie are not the same. Kailangan mo ng isang katulad ni Jamie na may makakatuwang sa negosyo. I'm old enough to be told what to do, Dad. I'm not the old James na susundin lahat ng gusto mo mangyari sa buhay ko. Hanggang ngayon ba, ako pa rin ang sinisisi mo bakit nawala ang anak mo? No. Nagsisisi akong sumunod ako sa gusto mo. Nakita ng mga mata mo kung gaano akong nasaktan. Yet wala ka man lang ginawa. James, that's enough, Dad. Ayoko na pangunahan mo mga bagay na dapat ako ang nagdidesisyon. Anong gusto mo? Sasayangin mong buhay mo sa babaeng kaliwat kanan mong pinagpapantasyahan? Bigla niyang naisip si Maricar. Gusto niyang isama sa kwento ito ngunit ayaw na niyang madamay ang walang kamuang-muang sa problema niya. Babalik na ako sa Manila. Mahaba na masyadong pahinga ko rito sa rancho. Naisip niyang sumabay kay Maricar sa pag-alis. Kinuha niyang telepono at tinawagan ng yate niya na naghatid kay Marie noong nakaraang araw. Hindi problema. Sumabay ka na sa amin. Hindi na kailangan. I have my own yacht. Pupunta rito the day after tomorrow. Come on, iho. Hindi naman kitang minamadali. Just be good to Jamie. Huwag mo kong ipahiya sa harap ni Alfredo. Mahina pero diniina ng huling letra nito. I'll be civil with Jamie. Don't worry.
Pero huwag kayong mag-i-expect na pakakasalan ko siya. Mahina pero may diin din na pagkakabigkas niya. I am your father and I say what I have to say. Kung hindi pa lumapit ang ina niya, hindi pa matitigil ang alita nilang dalawa. Ang tahimik mo naman, James, ani Jamie. Aren't you happy that you finally see me? Nakapagsalita ng diretsyong Tagalog si Jamie. I'm glad to see you, Jamie. Pumunta na ako kasi hindi ka pa nakakabalik sa Singapore. I waited. Masyado akong busy sa work. And women? Alam niyang nagbibiro si Jamie pero gusto na niyang maging diretsyong negatibo sa kanya. That's my life, Jamie. Hindi ko kayang magseryoso. Malamig niyang saad na bigla namang pumasok sa utak niya ang imahe ni Maricar. Pero gusto kita, James. Diretsyong saad ni Jamie. Naubo naman si James. Same. Pero alam mo naman siguro ang nangyari sa past ko. Alam ko, James. I'm a good girl. I understand you. Look, Jamie. Bata ka pa. Alam kong nape-pressure ka lang ng papa mo. Bigla siyang niyakap nito. No. I know deep in my heart that I love you. Naghintay ako ng matagal sa Singapore pero hindi ka pumupunta. I'm sorry. I can't love you. Maghihintay pa rin ako. He already knew. He changed because of Maricar. He changed in such a short time. He already missed Maricar gayong ilang oras pa lang silang hindi nagkikita. Bukas, nagpa siya si James na kausapin si Maricar at aminin sa kanyang totoo niyang pagkatao. Sa kabilang banda, nakaupo si Maricar sa malaking driftboard. Kitang-kita niya mula roon si James kasama pa ang isang babae. Agad siyang nakaramdam ng karayom sa kanyang puso. Hindi siya mapakali sa kanyang naiisip. Hindi niya akalain na mamamasyal doon si James kasama ang bisita. Hawak ni James ang kamay ng babae. The woman embraced him. James hugged her. Nagdama sa utak niya na may koneksyon ng dalawa. Parang sasabog ang puso ni Maricar sa eksenang nakikita niya kahit na wala siyang dapat na maramdaman. Mabuti na lang dahil hindi tumuloy ang dalawa hanggang dulo. Dahil kung hindi, magtatagpo silang dalawa ni James at ayaw niyang mangyari yun. Bumalik si Maricar sa kanyang kwarto habang pilit na pinipigilan ng sarili na maluha sa nakita. She knew it was wrong all along pero hindi niya mapigilan ng sarili. Kinabukasan, nagising si Maricar na mabigat ang pakiramdam. Hindi niya namalayan kung anong oras siya nakatulog. Tumayo siya at dumiretso sa banyo. Walang ganang naligo si Maricar. Paglabas niya ay naabutan niya ang cellphone na nagre-ring. Ano number ang tumatawag? Sigurado siyang si Lovely yon. Kamusta ng maganda kong kaibigan? Bungad sa kabilang linya. Hindi nga siya nagkamaling si Lovely yon. Hindi mo ba dalang laptop mo? Di ka online eh. Nakalimutan ko ang dalhin eh. May small cafe naman dyan sa rancho. Pwede kang magstay doon. It's part of the amenities. Alam niya ang tungkol doon pero wala siyang gana para makipagkapwa tao. Kamusta ka? Paglipat niya ng topic. Namimissan niya si Lovely pero wala siya sa mood ngayon para makipagchikahan. What? Bakit naman ako ang kinakamusta mo? Ikaw nga dapat kong tinatanong dyan. So okay na bang pakiramdam mo? Okay naman ang pakiramdam ko sa pamilya ko. Uuwi na rin ako sa isang araw para pag-usapan yung tungkol sa bagay na yun. I'm glad to hear that, Beshi. Pero bakit naman parang sawi ang boses mo? Ano kasi? I met someone here. Rinig naman niyang tumili si Lovey sa kabilang linya. Oh my goodness! Sino siya? Baka kilala namin ni Clark. VIP member din ba siya sa Rancho Buena Vista? Sigurado akong member siya pero hindi na ako nagtanong pa eh. Parang familiar naman siya rito. Kilala niya lahat ng mga staffs. Sabi niya lang palagi siyang nandito. Naging close kami pero hindi yung romantically involved. So bakit nga? May girlfriend pala siya. Kahapon lang dumating. Ayun ang sabi niya? Hindi pero nakita ko sila kagabi. Wait, is that you, Maricar? Oh my goodness, you're in love. What? In love agad? Oo naman, sigurado kaya akong nasaktan ka nung nakita mo sila kagabi. Siguro, muntik na. Thank goodness na hindi siya pwede kasi taken na pala siya. Mabuti nalaman ko agad.
Oh, I feel you. Hayaan mo na. Meron pang darating sa'yo. Malapit na mag-weekend. I suggest na mag-stay ka muna dyan for the meantime. Ayoko na. It's enough that I have met James. Bigla namang lumakas ang boses ni Lovely. Wait, what? Ano ulit ang pangalan ng nakilala mo? Si James. Wait, don't tell me. You met James Buenavista? Seryoso ka ba na wala kang ideya sa background ng pamilya niya? Sagot niya. When we met, sabi niya lang malakas siya sa may-ari pero hindi naman niya sinasabi na member siya sa rancho. Saglit nga, iyan bang James na tinutukoy mo matangkad, matipuno, gwapo, magandang mata at medyo makapalang kilay? So, kilala mo nga? Nabanggit niya rin na nagtatrabaho siya sa Manila. Sino ba kasing James Buenavista ang tinutukoy mo? Are you crazy? Kung hindi ako nagkakamali, siya ang James Buenavista. Siya lang naman ang anak ng chairman ng Rancho Buenavista at ng beach sa katabi niyan. Paano hindi mo alam ang tungkol sa bagay na yan gayong sabi mo, eh close kayo? Napalunok at nanlalaki ang mata ni Maricar sa narinig. Wala naman kasi siyang nababanggit na apelido sa akin. Unti-unti niyang nare-realize kung bakit maayos ang trato sa kanya ng mga tao dito. Napaisip din siya bahagya at inaalala niya kung saan niya ito nakita. Medyo pamilyar nga kasi sa kanya ang mukha ng lalaki. She had seen his photo in a magazine. Siya yung anak ng isang multi-billionaire na si Senyor Wilfredo Buenavista. Napalunok muli siya sa sinabi ni Lovely. Inisa-isa pa ni Lovely ang mga babaeng nakasalamuha ni James. Pawang mga bigatin at celebrities ang karamihan. Wala siyang nagawa kung hindi ang manliit sa sarili. Nasaktan ng puso niya sa nalaman. Nako Beshi, mag-ingat ka dyan kay James. Alam ng karamihan kung papaano niyang paglaruan ng mga babae. Paliwanag ni Lovely. Siguro naman hindi na niya ako lalapitan gayong dumating na ang nobya niya. Ay nako Beshi, alam mo bang palayaw niya ni James? Siya si AKA Mr. No Commitment. Yung babaeng nakita mo? Paniguradong putahin niya lang yun ngayong buwan. Nanakit bigla ang lalamunan ni Maricar sa mga nalaman niya tungkol kay James. Uuwi sana siyang hilom ng puso niya sa nalaman niyang ampun siya ngunit iba naman ang pakiramdam niya ngayon. Kung si Maricar lang ang masusunod ay ngayon na sana niya gustong umuwi sa kanila. She already inquired with the cashier. Pinakalkula na niya ang lahat ng babayaran niya. Bukas, bago siya umalis ay babayaran na niya yun. Pagkagising niya kinabukasan ay dumiretso siya sa coffee shop at tahimik na nagkape sa sulok. Nakatalikod lang siya sa pinto noon para hindi niya makita kung sinong papasok. Iniisip niya na sana hindi niya makasalubong si James bago siya umalis kinabukasan ng tanghali. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata. Habang naroroon siya sa rancho ng Buenavista ay hindi niya magawang makalimutan si James. Sigurado siyang kapag nakabalik siya sa Manila ay makakalimutan niya rin ito. Is that enough for your breakfast? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maricar nang marinig niya ang pamilyar na boses na yon. Nilingon niya ito. Anong ginagawa mo rito? I'm looking for you. Walang paalam at dire-diretsyong umupo ito sa harap niya. Naglabas siya ng isang buntong hininga. Baka hinahanap ka na ng mga bisita mo, Mr. James Buenavista. Nanlaki ang mata ni James sa narinig at nagulat. Yes, I already know who you are. Ikaw ang may-ari nitong lahat ng nakikita ko. Wait, mali ka. Anak lang naman ako ng may-ari. Well, mali ka. It's yours. At ni isang beses na hindi mo man lang sinabi sa akin, nagmukha akong tanga sa harap ng mga staffs. Maricar, let me explain. Umiling siya. Hindi na kailangan. Sino ba ako para sa'yo para sabihin mo kung sino ka talaga? Isa lang naman akong normal na babaeng natagpuan mo. At ngayon, gusto mong lokohin. Nakatitig si James sa kanya. San mo naman nalaman yan? Sinabi ng kaibigan kong si Lovely. Look, Maricar, hindi ko naman sinasadyang hindi sabihin sa iyong totoo. It's just that, ano? Naisip ko lang na makipagkaibigan muna sa iyo bilang isang normal na tao. People, okay, especially women, love me because they know that I am James Buenavista, owner of this ranch. Kilala bilang mayaman at
famous na anak ng isang multi-billionaire. So iniisip mo na mag-take advantage ako kasi mayaman ka? It sucks, James. Hindi ako namimili ng kaibigan. You're mad at me. Diretsong sabi ni James. Hindi ako galit, James. Bumuntong hininga siya. Wala akong karapatang magalit. Eh kung hindi ka galit, then let me join you here so we can talk about it further. Hindi na. Baka hinahanap ka na ng mga bisita mo, ng pamilya mo, at pati na rin ng girlfriend mo. Mariing tinitigan siya ni James. The last time I checked, single ako. Muling nakaramdam ng karayom si Maricar sa puso. Talagang choice mo palaging hindi magsabi ng totoo, ano? Jamie is not my girlfriend. Oh, I forgot. Sabi pala ni Lovely sa akin, hindi ka pala marunong mag-commit kahit na kanino. Isa lang siya sa mga putahe mo? Napakamot naman si James sa kanyang buhok. So, you're already judging me without knowing the whole story. Nakaramdam naman ng kahihiyan si Maricar. Hindi na dapat niyang dinadamay ang tungkol sa bagay na yon. Wala naman silang relasyong dalawa. Tumayo siya. Tapos na rin naman akong mag-almusal. Lalakad na sana siya ngunit pinigilan ni James ang kamay niya. Aalis na ako. Hinigpitan pa ni James ang hawak sa kamay. We must talk about it. Pilit na hinihila ni Maricar ang kamay mula sa pagkakahawak ni James. Ano ba? Mahinang saad niya. Have a seat first. Dahan-dahan siyang bumalik sa upuan. Tapos na nga ako mag-almusal. Saad niyang muli. Binaling ni James ang tingin sa kinakain. Isang kagat ng tinapay? Talaga ba? Busog ako. Pinuntahan kita kagabi sa kwarto mo. Sinungaling. Mahinang saad niya. May bisita ka. Paano mo naman magagawa yon? Maniwala ka. I went to your place. Gusto kong sabihan ka na baka hindi kita masabayan kasi nga'y dumating ang mga bisita ko. Tumango na lang siya. Saan ka nagpunta kagabi? I knocked so many times ngunit wala ka. Kumain lang ako mag-isa. Malamig niyang sagot. I see. He was looking at her intently. Nang matapos kami, babalik sana ako sa cabin mo kaya lang madilim na. Sarado pang ilaw. Nakita kita sa beach kagabi. Kasama yung girlfriend mo. Really? And? Gusto niyang magmaktol. Ang sweet niyong dalawa. Ngumiti ito. Talaga? Tapos? James, ano ba? Don't make fun of me. Bigla namang sumeryoso ang mukha ni James. You misunderstood me. I was just comforting Jamie. It's a long story. Kung gusto mong marinig ang buong kwento para paniwalaan mo ko, I have all the time to tell you. Umiling siya. Ako, wala akong oras. No, kailangan mong malaman. But I need to eat first. Ilang saglit pa, dumating ang waitress. Hindi niya alam na nag-order pala ito o parte na talaga yun ang umagahan nito. Masarap to. Gusto ko saluhan mo ko. Nilagyan ni James ang plato niya ng pagkain. Kumain na ako, busog ako. Kinuha nito ang tinapay at kape niya at nilagay ito sa tray na dala ng waitress. Hindi na masarap to kapag malamig. Binaling ang tingin sa waitress. Pakilabas na lang. Huminga muli ng malalim si Maricar bago nagsalita. Baka hinihintay ka na ng mga bisita mo, James. Umalis na sila. Umalis? Sakay sila ng yate ni Papa. Mabilis ang pauwi ng Manila kung magyayate. Sa susunod, ipapakilala kita sa magulang ko. Nanlaki naman ang mata ni Maricar at bumilis ang tibok ng puso. Ano? Kumain ka na lang muna dyan. Mamaya mo na lang itanong lahat ng gusto mong malaman. You're lying to me. Hindi nga ako sinungaling. I just hide my true identity. That's it. Iyong yate nung nag-dinner tayong dalawa. Sabi mo sa kaibigan mo yun. Well, it's true. Kay Dexter yun. Sa makalawa pa babalik yung akin, kaya hiniram ko yung sa kanya. Saad nito at sumubo ng makakain. Huminga ulit ng malalim si Maricar. Sama ako ng sama sa'yo. Hindi ko alam na sa'yo pala tong rancho. Baka isipin nila. Natigil sa area ang kamay ni James na papasubo na sana ng pagkain. Isipin na ano? Na isa ako sa mga pampalipas oras mo. Tinuloy nito ang pagsubo.
Ganyan ba talaga kasama ang pagpapakilala ng kaibigan mo sa akin? Hindi kita kilala eh. Kumain ka na nga muna, Maricar. Mamaya na sabi tayo mag-usap. Gutom ako kasi, hindi ako nakakakain ng maayos kagabi. Tinitigan niya lang ito. Kinapa niya ang dibdib at hindi maalintana ang sama ng loob na nararamdaman. Namalaya na lang niya ang sarili na sinasabay na niyang kumain si James. Nang matapos ang dalawa, tinitigan siya ni James. Tanungin mo na ako. Promise, sasagutin ko lahat ng walang kasinungalingan. Wala na akong dapat na malaman. Uuwi na rin naman ako bukas. Sumabay ka na sa akin sa Makalawa. Ayoko. Eh bakit ba ayaw mo? Sinabi ko na nga mahihirapan ka lang kung magbabas ka pa. Pabalik sa Maynila. Ako nang bahala sa'yo. Iyahatid kita sa mismong harap ng bahay mo. Aalis na ako bukas. Final decision. Lumapit si James sa kanya. Sumabay ka na sa akin. Tinitigan niya ito. Please? James, tigilan mo nga ako. Ha? Tigilan saan? Sa ginagawa mo. Hindi ba obvious? Bakit mo ba ako kinakausap? Gusto kong kausapin ka. And that's my will. I'm asking, why? Tinitigan naman siya nito ng mariin mula sa labi, pabalik sa mata niya. Napakagat siya ng labi sa hindi inaasahan. James, stop doing that. Doing what? Biting your lips. James, ano bang? Bumalik sa pwesto si James. Gusto mo ba talagang sagutin ko ang mga tanong mo? Napalunok si Maricar. Now, you don't want to talk. Saad nito? Then, let me talk. Nakinig lang siya sa isang paliwanag ni James. Hindi niya alam ang sasabihin rito. Alam mo bang sobrang miss kita kagabi? Untag nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Maricar. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. I'm telling the truth. I never missed someone the way I missed you. Gustong mahimatay ni Maricar sa sinabi ni James ngunit nangingibabaw pa rin sa kanya ang payo ng kaibigan. Tigilan mo na lang ako, James. Hindi porket nakuha mong atensyon ko noong nagdaang araw. Gagawin mo na sa akin ang mga ginagawa mo sa mga babae mo. What? Tigilan mo ako sa mga pambobola mo. Nagpakawala si James ng buntong hininga. Ay, they said I'm a playboy. Pero hindi ako marunong mambola, Maricar. I never pushed myself into someone like this before. James, walang maisip si Maricar na sasabihin. Dumaan ako sa sitwasyong halos nadurog ang buo kong pagkatao. Ang pinakamasakit pa, idinamay ng babaeng natutunan kong mahalin ang aking anak. Nakita ni Maricar na iniiwas ni James ang mata niya. Nang makilala kita, I instantly felt attraction towards you. Nung una kitang nakitang umiiyak, I thought, kagaya ka ng ibang babae na napuno na ng drama ang buhay. But there's something in me that I wanted to know you. But why did you not let me know kung sino ka talaga? Nagawa niyang itanong. I already told you the reason. Ayokong ma-overwhelmed ka if you come to know who I am. And you know what? Nung nalaman ko na alam mo na kung sino ako talaga at parang wala lang sa'yo, alam ko na sa sarili ko na ikaw na nga ang babaeng nararapat sa akin. What? Normally, yung mga babae, gusto nilang maging boyfriend ako dahil sa kayamanan ko, sa estado ko sa buhay. Baka iniisip mo lang yun dahil hindi ka pa nga nakaka-move on sa nangyari eh. Sa nangyari sa inyo ni... James cut her sentence. No. Sa dinami-rami nila, hindi ko nararamdaman na isa man sa kanila may totoong pagmamahal sa akin. Gusto kitang ligawan, Maricar. Hindi kita pipilitin. Pero maghihintay ako. Pinisil ni James ang kamay niya. Just give me a chance. Umapas sa puso ni Maricar ang kaligayahan. Wala na siyang ibang nasabi rito kung hindi ang magpaalam nilang dito. Mabuti't hinayaan siya ni James na umalis. As soon as she goes back to her room, agad siyang nag-text kay Lovely at hindi pa siya nakontento dahil tinawagan niya ito. Hindi makapaniwala ang kaibigan sa kwento. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Lovely sa kabilang linya. Hindi ko alam eh. Gusto mo ba siya? Maybe. Hindi ko talaga alam. Yes? Nag-aalala ako para sa'yo. I personally know James.
Ayoko nang maranasan mo yun. I cannot forgive him kung paiiyakin ka niya. Pero ayoko rin sabihin sa'yo na iwasan mo siya. Ikaw nang bahala kung sincere ba siya o hindi. Lahat naman ng tao kayang magbago eh. Lovely, I wish all the best for you, Beshi. Believe naman talaga ako sa'yo kasi nasungkit mo lang ng isang tingin ng James Bonavista. Kahit papaano, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi pa naman kami, hindi pa siya nagsisimulang manligaw. Sa sinasabi mo parang gusto ko na tuloy umuwi. Gusto kong makita kung paano kanyang ligawan. I should tell Clark about this. Hindi na tuloy ang alis ni Maricar kinabukasan. Wala ni isang jeep ang dumating para sunduin siya. She was ready to go home. Pakiramdam niya ay handa na siyang harapin ang magulang at hanapin ang totoong magulang. Tumungo siya sa coffee shop at nagkape. Nang matapos ay pumunta siya sa cashier para magbayad. Hindi na po ma'am, saad ng cashier. Ha? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Sabi ni Sir James, huwag ka na raw kayong singilin eh. Nagulat siya. What? Lahat po ng babaeng sinasama niya rito, libre po. Para naman siyang sinampal sa sinabi ng cashier. No, I'll pay for my coffee. And I'm not his girl. Napakamot ang babae. Ano po kasi? Kung kasama ko ang amo mo, okay lang. Pero mag-isa lang ako. Inabot niya ang pera sa pitaka. Here. Nilapag niya ang pera at umalis na. Hindi siya natuwa sa paraan ni James. Nagulat din siya nang puntahan ng isang cashier para sana magbayad ng cabin. Ay naku, hindi na po ma'am. Hindi. Opo, tumawag kasi si sir. Sabi wag na raw po kayong singilin. Umahon sa ulo ni Maricar ang inis. Iniisip niya na ginagamit nito ang kapangyarihan niya bilang may-ari para makuha ang loob niya. Miss, I'm not his guest. I used Clark's VIP card. Kung si Clark ang nagsabi, okay lang. But your boss, it's a big no. Napakamot ang kahera. Pero po ma'am, si Sir James po kasi ang may-ari. Alam ko, at wala akong pake. Just compute my bills para makapagbayad na ako. Nilabas naman niya ang credit card at inabot sa kahera. Don't talk about James. Naiinis lang ako. Just swipe my card. Baka po kasi... Ano bang ingay ang meron dito? Mabilis siyang napalingon sa boses ni James. Buhay ang inis sa katawan ni Maricar dahil sa ayaw siya nitong pagbayarin at hinahalin tulad pa sa ibang babae. Nagbabayad ako ng rent sa cabin. Bakit ba pinipilit mong magbayad? Obligasyon ko yun. But I said hindi mo na kailangan. Dahil? Dahil sa nililigawan mo ko? Hindi nakasagot si James. Look James, alam kong mayaman ka. Gets ko yun. Pero hindi mo naman pwedeng diktahan ako. Nagsisimula ka palang ganyan ka na. Kumunot ang noon ni James. Hindi ka ba masaya na hindi ako kuripot? Hindi ako materialistic, James. Tinalikuran niya ito. Maricar, sinundan siya ni James. Lumingon siya. May speedboat naman pala. Bakit hindi mo sinasabi? Sana nakauwi na ako sa amin. Tinaas ni James ang kilay niya. Mahal lang rin sa speedboat. I'm not saying na hindi mo afford. What I'm saying is, hindi kaya ng motor. Isa pa, you agreed to me na sabay na tayo bukas. Hindi kumibo si Maricar. Tinalikuran na lang niya ito at lumabas na ng opisina. Nakangiting pinagmamasa ni James ang papalayong si Maricar. Pagkatapos ay nilapitan niya ang kahera. Are you sure na decline ang card niya? Hindi po sir, baka po kasi pagalitan niyo ko. Tumango si James. Good job. Sa susunod, tutuhanin mo na ah. Sir? I really found the one. Napangiti naman ang kahera. Sige po. Huling gabi nilang dalawa sa Rancho Buenavista. Magkasalo ang dalawa sa espesyal na hapunan. Napawi ang inis ni Maricar. Lalo pat nabayaran na rin niya ang renta. Okay na, nabayaran mo na? Paninimula ni James. Oo naman. Ganyan ka ba talaga? Enough na yung nalibre mo sa akin gaya ngayon. Kung raregaluhan kita, hindi mo tatanggapin. Depende kung anong ireregalo mo. Nakangiting may kinuha si James sa bulsa. What about this? Isa yung bracelet. Natunaw ang puso niya. Bracelet? Hinawakan ni James ang kamay niya at isinuot ang bracelet. Matapos ikabit yun ay hinagkan ito ang likod ng kamay niya.
Do you like it? Nakangiting tumango siya. Bibilhin ko sana to eh bago umuwi. I'm happy that you liked it. Kung nakilala siguro kita dati pa, hindi na siguro ako gumastos ng malakas sa mga babae. Tanga ka rin eh no, inagamit mong pera mo. Natawa si James. I used to shower women with gifts. Now I realized, mali pala ako. Hindi pala dun ako kuha ang saya. She was touched by his words. Maricar, can you stay tonight? Kinilabutan siya. Ano? Don't get me wrong. Bayad ang room ko until tomorrow. Ayaw mo bang talaga? Umiling siya. Ayoko, she pouted. Natawa si James. Ako nilang kaya magsistay sa room mo. Ano? Nanlalaki ang mata ni Maricar. Gusto ko lang namang maging special tong gabi. Kwentuhan lang. Sasabihin ko sa'yo lahat ng walang halong pagsisinungaling. Gumiti si Maricar. Katulad ng? Katulad ng paboritong kulay mo. Paboritong damit, paboritong pagkain. Hindi ko akalain na corny ka pala, no? Nang matapos ang dalawa, ay nagtungo sila sa chapel. Alas dos na ng madaling araw nang makabalik sila sa kwarto. Salamat, ani Maricar. Gumiti si James. Umaga na, uwi na tayo. Umuwi ka na sa cabin mo. May usapan tayo na dito ako magsistay. Akala ni Maricar, hindi ito seryoso sa sinasabi niya. Maliit lang ang cabin ko. Wala kang pwesto na matutulugan. Huwag na tayong matulog. Lumapit ito sa kanya. James, hindi pa tayo. Paalala niya at umurong. Ngumiti lang si James sa kanya. Then he leaned forward and kissed her forehead. Nahihirapan kang magpaka-gentleman ano? Tumawa siya. Natawa naman si James. Well, kinda. Bilang sagot, bahagyang lumapit si Marika sa harap niya at tumingkayad. Hinagka niya ang labi ni James. Isang mabilis na smack lang yon. Nanlaki ang mga mata ni James at kita niyang namula ang tenga nito. Anong ibig sabihin nito? Reward for being a gentleman. Iniwang tulala si James ngunit bago siya makalayo ay hinawakan siya nito. Tell me you love me, Maricar. Bulong ni James nang maglapit sila. Halos magkadikit na ang kanilang mukha sa lapit. I love you, James. Hinapit ni James ang kanyang bewang. I love you more, Maricar. I didn't expect my life would be better when I'm with you. Ibinaba ni James ang labi nito sa kanya. If you won't kiss me, I'll be the one to do it. Iyon na nga ang ginawa ni James. Inilapit nito ang labi nito sa bahagyang nakaawang niyang mga labi. Magaang lamang ang paghalik ni James noong una. Pero unti-unting lumalim yon hanggang sa naging mapaghanap. His skills had no match with hers. When James broke off the kiss, hinaplos nito ang buhok niya. I love you, Maricar. Days had passed. Days become weeks. And weeks become months. Natanggap na rin ni Maricar na nawala na ang kanyang tunay na mga magulang. Noong pagbalik niya sa Maynila ay agad niyang tinanong ang magulang tungkol sa totoo niyang nanay at tatay. She managed to listen. Masakit para sa kanya na mawala ang magulang. Hindi siya ipinamigay. Kinapkop siya noong naksidente ang mga ito noon. She finally accepts the fact that she already has a new life now. Hindi pa rin maitago ang paminsan-minsan na maisip ang nakaraan. Pero kalaunay nawala rin. She had James by her side. She introduced James to her parents at malugod nila itong tinanggap. Gusto ko nang magpaalam sa magulang mo. What do you mean? I don't want to wait any longer. Wala na akong oras para bumili pa ng singsing but I want to ask you now. Hindi maisip ni Maricar ang susunod na sasabihin ni James sa kanya. Will you be mine forever? Will you marry me? Hindi mapigilan ni Maricar ang maluha habang sunod-sunod na tumango kasabay ang hagod ng luha sa mata. Yes! Hinapit ni James ang kanyang bewang at muling hinalikan ng kanyang labi. This time, mas malalim yun kumpara noong unang halik nila. 6 na buwan eksakto nang matapos ang proposal ay ginanap ni James ang isang simple pero grandiosong kasalan sa Rancho Buena Vista. Pinili ng dalawa na doon ganapin ang kanilang kasal dahil doon nagsimula ang pag-iibigan nilang dalawa. Sila James at Maricar ang pinakaunang kinasal sa Rancho Buena Vista. It was so intimate and solemn.
Dumalo rin ang mga taong malalapit sa buhay nila. Napakaganda ni Marie Carr sa suot nitong long white wedding gown na inspired mula sa paborito niyang nobela. Equally handsome naman ang groom na si James sa suot nitong tuxedo. Bagamat maliit lang ang chapel ng rancho, ay naging memorable pa rin sa kanila ang magandang seremonyas. Lahat ng kaibigan ni James ay hindi makapaniwala sa naging wakas ng kanyang buhay. Biniro ni Dexter si Marie Carr. Bakuran mo na agad na magiging asawa mo, Marie Carr. Alam mo namang maraming babaeng umiiyak dahil ikaw ang pinakasalan niya. Baka hindi mo mapansin, inagaw na pala yan sa'yo. I'm already secured with James's love. It's always his decision. Depende sa kanya kung sisirain niya yon. Pagmamalaking saad niya. It had been more than a year since she met James accidentally. Wala na siyang ibang mahihiling pa at wala na ring masasabi pa. James always took care of her in all aspects. Sobrang respeto nito pagdating sa kanya at ginagalang siya nito hanggang ngayong araw ng kanilang kasal. Hindi pa ba naman sapat na katunayan yon ang tapat na pagmamahal nito? Hindi madaling magpaka-good boy, saad naman ni James. Pagkuway kinabig nito ang asawa at binulungan. And tonight is payback time. Namula mga pisngi ng babae. Paramdam na yun ni James. James? O bakit? Hindi ba't yun ang usapan natin? You know how hard it is for me. For goodness sake, kung alam mo lang. Nagre-reklamo ka na ngayon? No. Magre-reklamo ako kung sisira ka sa usapan natin. Sinong may sabi na sisira ako sa naging usapan? Ayan, o diba nagkakaliwanagan tayo? Ngayon pa lang, kinakabahan na si Marie Carr. Hindi bale, alam naman ni James kung papaano siya nito ingatan at alagaan. He would not hurt her tonight. Gumapang ang kilabot sa buong katawan niya. Hindi nga ba kaya? Alam niyang walang babaeng hindi nasasaktan sa unang karanasan. Bakit? Pukaw ni James sa pagkatulala niya. Wala, may naisip lang ako. Bumulong ito sa tenga niya. Huwag mo nang isipin yon. I'll be gentle tonight. Napamaang siya. Bakit ba lagi mong alam ang nasa isip ko? Dahil ganun na siguradong sigurado si Marie Carr na hindi nagkamali ang puso niya sa lalaking inibig at pinakasalan. I love you, my dear husband. I love you more, sweetie. Hinagkan siya nito ng mariin sa labi. Wakas.